negosyanteng misis, ngayon gagawin naman natin yung ating pansit malabon na pwedeng-pwedeng pang negosyo. At syempre, i-share ko sa'yo yung recipe, yung costing, at kung magkano natin siya po pwedeng maibenta. I-check mo dito sa description yung complete ingredients at ating costing. At syempre, yung timestamps na rin. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. At syempre, kung bago ka sa channel na to, i-click mo na yung subscribe button dyan at i-hit pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Tara, simulan na natin! Para dun sa ating malabon sauce, no? Gamit tayo ng 1/8 cup ng mantika. So, yung mantika, pwedeng vegetable oil, palm oil, any oil. Tapos, meron tayo ditong 3 cloves ng bawang. Isang buong sibuyas. Tapos, lalagay natin yung 1/4 kilo ng giniling na baboy. So, lalagyan din natin ng 1/4 teaspoon ng black pepper. Lagyan din natin ng 2 tablespoon ng patis. Tapos, takpan muna natin yan. Okay. Ayan, haluin natin siya. So, kailangan kasi yung patis manuot doon sa, hayaan nating manuot yung lasa niya dito sa pork. Para hindi siya malansas. Tapos, habang niluluto natin yung pork na giniling natin, lalagay naman natin yung 1 tablespoon ng tinapa na powder. So, ingat-ingat sa mabibili nyo. Kung meron kang tinapa na yung fresh, pwede yun. Mas masarap yun eh. Kasi, syempre, fresh, di ba? Tapos, lagyan natin ng 2 tablespoon ng chicharon powder din. Yung nabibili sa palengke kasi ng mga powdered tinapa tsaka chicharon, medyo maalat kasi maraming asin yun. Kaya kailangan mo pang i-sift. Tapos, salain natin yung 1 tablespoon ng atsuwete. Inano ko siya sa water na 1/2 cup ng water, yung mainit. Siyempre, ilalagay natin yung ating water. 15 cups ng water. Yan. Pero kukuha ako ng 1 cup. Tatabi ko muna. Yan. Tapos, lalagyan natin ng 4 cubes. 2 pork cubes. Pwede mo rin lagyan ng shrimp. At, syempre, titimplahan mo yan ng salt. So, depende na sa'yo kung ano yung preferred mo na alat o lasa. Ayan. So, yung kaninang tinira natin na 1 cup ng water, tatakal tayo ng cornstarch na 1 cup din. Okay, 1 cup ng cornstarch. Tunawin natin siya dito. Kung meron kang recipe no, na gusto mong i-request na i-video natin, gawa natin ng posting. Yan, pwede kang mag-comment dito sa baba. Malay mo ma-feature natin yung request video mo. Siyempre, matututo ka din. At kung naghahanap ka naman ng extra na pagkakakitaan, pwede ka ring mag-resell, no? Or benta ng ating Pastillas Crinkles kung nakikita mo yung background natin dyan sa likod. Pastillas Crinkles po siya. Meron siyang 10 flavors, pero ngayong quarantine is ilan pa lang yung flavors na nilalabas namin. Pwede mong i-click yung description para dun sa link ng page na The Pastry Connection. Hintayin lang natin itong kumulo, takpan natin para mabili. Yan, pag kumulo na siya, lagay natin yung ating 100 grams ng shrimp. At isama ko na din yung ating 100 grams na squid. Iniwa ko siya ng paganito. Yung maliliit lang. So, para pantay yung may lasang shrimp and squid yung ating sauce. Kaya sinama ko na lang siya. Tapos, yung kaninang kinakanaw natin na cornstarch, yan, ilalagay na natin siya dito. Tignan natin, pag malapot na, okay na yung 1 cup. Pero pag medyo malabnow pa sa tingin mo, dagdagan mo pa. Tignan mo kung kailangan mo pang lagyan ng salt or asin. Ako siguro maglalagay ako ng 1/2 tablespoon. Yan. Haluin mo lang siya hanggang sa medyo malapot-lapot na. Pakuluin muna natin yan. Ayan, okay na. Hindi naman natin kailangan ng masyadong malapot talaga kasi nga ilalagay naman natin yung ating noodles dito. So, gagawin natin ay
hatiin muna natin yung sauce or yung sabaw. Kumuha ka ng medyo, tawag nito malaman, yung mga ganito niya. Yung mga sahog niya, yung masahog. Kuha ka. Sama mo sa takal. Lalagay natin yung ating pinakulo at pinalambot na palabok. Ito yung super cute na palabok, yung color orange. Ayan. So, ang kapal na kasi ng hibla niya, kaya feeling ko pang malabon siya. 500 grams to, yung isang pack niya. So, lalagay natin dito sa ating sauce. Sisip-sipin pa ng noodles yung ating sauce. Kaya hayaan muna natin siya ditong maluto. Para manuot yung lasa. Hayaan muna natin sila dyan. Yan, at nagkanaw ako ng 1 cup ng cornstarch dun sa 1 cup ng ating sauce. Ayan, ito yung sauce na ginamit ko. Tapos kinanaw ko yung 1 cup ng cornstarch dyan para malasa pa rin siya. Tapos, since mainit kasi, drain ko siya or gumamit ako ng strainer para yung buo-buo is hindi maisama dito. So, lalagyan na natin unti-unti yan. Habang nilalagay natin, kailangan halu-haluin natin siya kasi lalapot na yan siya. So medyo pa kuluin lang din natin ng konti pero kailangan halu-haluin mo rin siya lalo na sa ilalim. Sabi nga, kailangan meron kang laging baong pasensya. Pasensya sa paghahalo. Diba? Kailangan natin sa buhay yan eh. So after 5 minutes, no, kapag na in-in yung tawag dun eh, yung gusto mong mag-incorporate yung pansit dun sa ano, dun sa sauce niya. Ini-in-in ang tawag dyan. Ayan. Pwede mo na siyang patayin. Ito naman ang sauce ng ating malabon. Ayoko kasi ng dry na malabon eh. So, gusto ko yung ganyan. Tsaka mag-ano pa yan eh. Manunuot pa itong ano na to, yung lasa, ay yung ano niya, yung sabaw niya. Pwede na natin itong patayin. Kung okay na para sa'yo yung timpla mo, ayan, patay mo na siya. Kapapatay mo lang, di ba? Or ka-turn off mo lang ng stove. Habang mainit pa yan, ilalagay naman natin yung ating Bagyo Pechay. Yung Bagyo Pechay ay depende sa'yo kung gano'ng karami. Pero ako, bumili ako nung parang isang ganun lang. Hindi, medium size, no? Tapos ihahalo natin. Habang mainit, kasi hindi siya po pwedeng malata. At pwede na natin itong i-transfer sa ating lalagyanan. Okay, at syempre ngayon, dahil tapos na nga yung ating pansit malabon, ilalagay na natin siya sa 500 ml na microwavable tub. Yan, depende sa'yo kung anong timbangin natin para sure kayo. Mahirap na. Minsan, depende sa'yo kung gano'ng karami mo gusto. Ayan, so naglagay ako ng 300 grams na malabon dito sa ating 500 ml na microwavable. Ngayon, lalagyan natin siya ng, since nandito na yung gulay natin, yung shrimp natin, at yung squid, di ba? Ngayon, magta-toppings tayo. Kaya tayo kumuha nito, di ba? Nag-separate. Kasi yung iba, ibang sauce, tsaka konti lang naman, tsaka ibang mga toppings, ilalagay din natin dito. Tapos, lalagyan natin siya ng egg, ng chicharon. Gusto mo nang may dahon ng sibuyas, pwedeng-pwede rin naman. Lagyan natin ang bawang. Siyempre, lalagyan mo dito ng kalamansi. Nakagawa tayo ng 16 na pansit malabon. Ayan. Siyempre, ngayon, gagawin na natin yung ating pinakahihintay na costing. At para
naman sa costing ng ating pancit malabon. Ayan, yung pancit malabon natin, kung nakita mo, no, hinalo ko yung mga gulay, ganyan, yung shrimp, yung squid. Yun optional para sa'yo. Pwede kasing i-toppings mo, i-blanch mo muna yung gulay, i-toppings mo siya. Tapos, yung mga squid, tsaka shrimp, basta yung mga pwede mo siyang i-toppings na lang, diba? So, depende po yan sa'yo kung paano mo siya i-create. So, pero para sa akin, hinalo ko siya. Ayan, tapos nilagyan natin ang iba pang mga toppings. Kaya ang puna natin lahat dyan ay 272 pesos. At syempre, nakagawa tayo ng 16 na microwavable tub, 500 ml yung size niya. Ayan, kaya mabibenta natin, pwede natin siyang mabenta ng from 45 pesos up to 55 pesos. Depende po yan sa'yo. Okay, kasi kung sa akin, nasa mga nag-range ng 70 pesos yan. Pero, depende po sa market mo yan, no? Kaya naman, mabibenta mo siya ng 720 up to 880 kasi 16 pieces yung 16 tubs yung nagawa natin. Ang magiging tubo mo or kita mo dyan ay 368 up to 528 pesos ang kita. So, dyan mo ililess yung mga iba mo pang mga expenses. Kaya kung naging helpful sa'yo itong video na to at nagustuhan mo, pwedeng-pwede mo ring i-check yung ating pang-negosyo na pancit palabok. Ayan. At syempre, don't forget to thumbs up and hit the notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin.